Hello. So ngayon may ituturo lang akong technique or tips para sa kulay. Kasi usually, 'di ba, pag binibili mo yung mga kulay like itong pecha eh, ano siya, parang lantana. So ang technique niyan para maging crispy na ulit like ito oh, yung ano niya, yung lutong na. Oh, 'di ba? Umutong siya. Ay nako. Kasi ayan oh. Kanina para siyang lanta-lanta na. Oh, yung lutong niya. 'Di ba pag nabibili mo 'to, ayan oh, ganito. Ganda na ng leaves oh. Ayan. At ang green, 'di ba? Ayan. Crispy na ulit siya. Hindi na siya lanta-lanta. Ang secret lang ay, tada! Ano pa nga ba? Tubig. Water lang. Ayan. Ibababad nyo lang siya ng 15 to 20 minutes bago iluto. Para pag kinain nyo, crunchy. Hindi siya lusak or hindi siya malambot na kulay. Aside from that, aside sa pagiging crunchy niya, tingnan mo, natatanggal pa yung mga dumi. There, oh. So, na, ayan. Nakatatlong palit na ako ng water. Pero, may natatanggal pa rin siyang mga dumi. Yun yung mga nakakapit sa mga stems and leaves. Kasi syempre, pechay, diba? Nakatanim siya sa soil. So, hindi may iwasan na may mga soil. Parang residue ng soil. So, ibabad nyo lang siya. Mga 20 minutes. Ayan. Tapos, magiging crunchy na ulit. At saka, tingnan nyo yung mga dahon. Buhay na buhay eh. Ay, buhay na buhay. Parang ang ano. Ang fresh na ulit. Ano, maganda to sa ano eh. Lettuce. Ginagawa ko din to sa lettuce. Tinuro ko din to sa mga kakilala ko na before sila, pag magsasalad sila, ibabad muna nila sa water yung lettuce. Yung buong lettuce. Kahit ano, repolyo, cabbage. Para maging ganda ulit. Ayan o. Ganda na ng dahon. Nabili namin to dun sa ano eh. Doon sa mga nagtitinda lang na dyan sa May Street, along the street. Kasi mas fresh siya eh. Kaysa yung nabibili ko sa palengke. Yung sobrang lanta na, ilang days na. Ito ano, parang hindi naman, I don't think ginamitan siya ng pesticides. Kasi may mga ano siya, parang may mga imperfections. May butas siya. So, diba pag ginamitan ng pesticides. Ito ah, sa pagkakaalam ko. Pag may mga chemicals yung gulay, pag tinanim sila, masyadong perfect yung pag-harvest. Pag-harvest nila, walang mga ganyan. So, ito, nabili namin dun sa aling natitinda lang dyan sa may tabi ng kalsada. Kasi may ano dun yung vacant lot na malaki. Doon sila nagtatanim ng mga gulay. Minsan nga, ano, i-video ko or picturean ko yung malaking lote doon. Doon sila nagtatanim. Ayun o, hindi siya perfect. So, ibig sabihin, mas, ano siya, masasabi kong hindi siya ginamita ng mga chemicals. Ayan, yun lang. Yung tip ko, babad nyo ng 15 to 20 minutes yung gulay bago nyo iluto or kainin. Lalo na pang salad para maging crunchy. Ayan. Kaninang lambot ng mga ganito yun, mga stems. Ngayon, ang ganda na. Tigas na siya. Hindi na, ano, hindi na lanta. Actually, bawas na to eh. Nandun na sa nilaga kong iba. Sige, luluto ko na to. I-rinse ko lang siya ulit. Kasi may mga nakita pa akong dumi.
hanggang mag-clear yung water. Ayun, madumi pa. Pangatlo na tong rings ko. Okay lang. Basta fresh. Okay, that's all.